Isa si Harry Roque na sumalang sa naturang gibate at ang pahayag na pasasalamat ng SMNI na makakatulong at ilahad ang kanyang isusulong na programa. Kung sakali mahal na senador si Roque, bagamat bumanat ang personal sa kanya, ang pinapatawad na niya ito. Kabahagi nitong debate, lumabas po mga issues, bagamat may isa dyan na bumanat ang personal laban sa akin, pinatatawad na po natin siya. No? Dahil kapag wala talaga argumento, personal na banat ang ginagawa. No? Pero sa atin po, importante na magkaroon ng balitaktakan sa mga issue na nakakapekto sa buhay na ating mga kababayan. And congratulations at salamat po sa SMNI for it. Pinuri naman ni Roque ang format ng SMNI debate na meron kung saan nang gagalingan mismo sa dalubasa ang katanungan. Ganito ang gusto kong format kasi walang bulahan ito. Ang mga question ay nanggagaling sa dalubhasa at nagre-require na tunay at mga intelihenteng mga answers. Umaasa naman ang senatorial candidate na si Ebrahim Aldani na gawin modelo sa SMNI ng iba. Napag-uorgin sa debate, sa saludo din naman ni Aldani si Ordinary Chairman SMNI Reference Doc Apollo Kiboloy, modelo ng Pilipinas ang butihing pastor. Well, this is really fantastic. I think sana itong debate na ito magiging modelo sa lahat ng mga istasyon. Yung mga hindi pa kilala sa lipunan na bibigyan ng pagkakataon upang may paliwanag nila ang kanilang mga adikain, platapulma, panggoberno. At sana ako saludo ako sa gumawa nito, saludo ako kay ating mahal na Kibuloy na modelo po siya ng bansa na ito. At sana hindi lang ito, kahit ano pang ano, makasama kami sa debate. Hanga rin ang paksa o tanong ng panelist. Samantala, sinabi naman ni Attorney Ferdinand Topacio na tinataas muli ang SMNI antas ng political debate ng bansa. Ang tanong hindi pang game show or palaro lamang, bagkus ang mga tanong na mumula sa matitinik na utak, mula sa public service or akadin, kung saan malalim ang sustansya at pinupuri ng abogado ng penalist at umiinit ng talakayan, lalo nagkaroon ng bangayan at pagitan ng mga kandidato. Magaling ang ating panelist na diffuse nila yung tension. Magaling din ang ating moderator na si Attorney Karen Jimeno sapagkat na-prevent po nila na mag-escalate itong init kanina ha, at na bumalik po sa topic. Dapat itong mga ito ay maging peace negotiator sa Ukraine. Higit sa lahat, pinuri ni Topacio si Pastor Polo sa pag-organisa sa ganun man uri ng debate. Anya, maraming matutunan sa format ng debate, iba't ibang malalalim na issues at usapan. I think the nation owes Pastor Apollo Kiboloy a debt of gratitude for undertaking this kind of debate. Yun sa presidential man, sa senatorial. Kita nyo naman ha, apat na oras po pero hindi nyo po nararamdaman. Sapagkat hindi po lamang ninyo nakikilala ang pagkatao at ang plataforma ng mga kandidato, kundi may natututunan pa po kayo. History, batas, tungkol sa Saba, tungkol sa juvenile reform law, lahat po yan natututunan nyo eh. Ako mismo, abogado na ako, may mga natutunan pa akong bago itong gabing ito. Samantala, nagbahagi rin ng payag ang senatorial candidate na hingil sa partnership sa pagitan ng COMELEC at Rappler para sa halalan ng mayong sambit ni Harry Roque tutol sa paglagda ng COMELEC sa kasunduan ng Rappler sa payagan ng pagsasaga ng pag-check sa mga pahayag ng kandidato, gayon din sa paglikha ng precinct finding para sa mga butante. Anya, partisan sa online on news site. Ako po ay hindi sangayon dyan dahil alam natin ang Rappler po partisan. Yan po ay tinatawag na think na think. Question na naman ng senatorial candidate na si Albani ang kasunduan ng COMELEC at Rappler kaugnay sa eleksyon. Nangamba ito, baka magkaroon ng dayaan lalo sa kapag isang foreign identity ang nagbigay ng access sa confidential na datos ng mga rehistradong butante at kapangyarihan ng pasya ng eleksyon. Hinimok nito kung ang senador o presidente ang kontrolado kung anuman bansa. Anya, nahirapan naman ang sambayan ng Pilipino. Kaya mahigpit na tinutulan ni Albania ang partnership. Dapat anya, walang foreign government tulad ng Amerika ang nagkokontrol ng Pilipinas. Itong nakakapagtaka, may
reaction why the Rappler, which is in the American, owned by America, should not intervene in the national election. So sana mapagbigyan ito ng pansin, magmuni-muni tayo kasi ito, baka magkaroon na naman ng dayaan because America using manipulation dito sa bansa natin. And I hope the Filipino people must be vigilant. Pag-aralan ito. If possible na tanggihan natin na hindi sila dapat makialam sa election, sa internal problem, lalong-lalo na sa election ng bayan natin. Kasunod nito, nanawagan si Albani sa lahat ng Pilipino na kasalukuyan leader ng bansa na kailangan mag-isip paano pigilan ang kasunduan ng Rappler at COMELEC.